Diyos natin ay kaligtasan. Bakit? Kung wala tayong purpose na tayo maligtas, walang silbi ang pagsasamba natin. Walang silbi ang panahon natin na ginugugol sa pagpunta, pag-aaral, panalangin, pag-awit sa lahat-lahat. So, ang goal natin hindi lang kaligtasan, at ano pa? Ang sabi doon sa 2 Pedro 3:9, our goal also is eternity. Ang goal natin ay yung walang hanggan. Mababasa natin yan sa Hebreo 13:9. Kapag ang goal natin ay iset natin, kailangan natin makanta. Kasi kung wala tayong plano, wala tayong goal, wala tayong gustong makamtan, walang kwenta ang ating paghihintay. At ang panahon natin ay ano? Plano ng Panginoon ito. Binanggit niya nga sa atin sa Gawa 14:15 that God has planned for us to restore us. Nung amin pinag-aaralan, ang design ng Panginoon pala sa tao ay pabuhay ng eternity. Pero doon sa isang version, binanggit doon na 1,000 taon dapat ang buhay ng tao. Kamuntik na umabot ng 1,000 taon si Adan, 930 years. Si Methuselah umabot siya ng 965 years. Si Enoch umabot siya ng 950 years. So, konti na lang ang panahon para umabot sila ng 1,000 taon. Ang tanong, bakit umiksi na ang ating buhay? Bakit hindi na tayo umabot ng 100 taon? Pagka 60 years old, kapag 65 years old, senior citizen na. Nung panahon ni Noah, panahon ni Adam, 120 years, hindi pa sa senior citizen. Bakit? Kasi ang buhay nila ay napakahaba. Ang tanong, dahil pinaiksi na ba ang buhay natin? Ibig sabihin, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon at ang panahon ay malapit na. Nung sinabi ni Ellen White sa Great Controversy 567, that God has given us up to 6,000 years, then shall the end come. Kapag sinabi niyan na 6,000 taon ay ano, makakalipas at saka darating ang Panginoon. Ang tanong, kailan ba darating yung 6,000 years na yun? Eh marami ng taon ang inabot natin. Kung magpo-compute tayo, ay halos 5,090. Malapit na tayo mag 6,000. Maraming computation na iba-iba. So, hindi ko na pwedeng ipakita dyan ang computation. Dahil hindi pare-pareho ang computation. Meron nagsasabi na ang 6,000 years ay sa susunod na 2027. Yung iba naman nagko-compute, ang 6,000 years ay matatapos na sa 2015. Eh malapit na, 3 years na lang. Yung iba magsasabi, 2020. So, hindi accurate, hindi ko malaman kung sinong totoong sundin ko. Pero, ang sabi, ako'y darating. Kailan darating ang Panginoon? Kompleto na. Gusto kong basahin dito sa bagong tapos. Sabi ng Panginoon, hindi raw darating ang Panginoon kung hindi muna darating ang kapenghetian. Satan was exulting that he had succeeded in debasing the image of God in humanity. Si Satanas ay pinipigilan niya at inilalayo niya ang mga tao ni Kristo para sumunod sa kanya. But Jesus will came to restore in the image of God and His image-maker. None but Christ can fashion anew the character that has been ruined by sin. He came to expel the demons that had controlled the will. He came to lift us up from the dust. He came to lift us
and to reshape the mirrored character after the pattern of His divine character and to make it beautiful with His own glory. Ang Panginoon, ang plano niya ay matutupad at darating at darating. Sapagkat sinabi niya, subalit maraming mga makasalanan, maraming mga natutukso, maraming mga hindi handa, pero sabi niya dito, i-re-reform ng Panginoon. Tayo ay ibabalik ng Panginoon. Naway ngayong gabi, para tayo ay makompleto sa ating panahon, kailangan natin ihanda ang ating sarili. Pangalawa, alam natin kung ano ang ating tinataha. At ang unang pinaka-importanting goal natin, pangatlo, ay ang kaligtasan. At ang pang-apa, yung kompletong walang hanggang. Sapagkat, kung hindi natin iniisip ang langit, kung hindi natin iniisip na ang panahon ngayon ay ang mga huling araw, ang pagdarating at ang pagbabalik ng Panginoon ay malayo pa mangyayari sa atin. Pero idinaladalangin ko ngayong gabi na isubalik tayo ay makasalanan, kahit tayo ay punong-puno pa ng kapighatian. Marami pang hindi handa na gustong na darating ang Panginoon. Pero gusto kong malaman ninyo na ang pangalawang pagdating ng Panginoon, merong eksaktong oras na darating. At kung sinabi niya yan na siya'y darating, sigurado ako na siya'y darating. Bakit? Nangyari na, ipinakita niya sa atin nung unang dumating siya na hindi handa yung mga Hudyo. So itong pangalawa na kanyang pagdating, I will come again. Bakit? Darating at darating siya. Kailangan lamang tayo handa. Anumang oras, bawat segundo, bawat oras, bawat buwan, bawat taon na ating buhay. Ito po ang aking dalangin.